Good morning po, CCC Family. Napakabuti ng Panginoon dahil isa na naman po panibagong Sunday ang pinagkalaw sa atin para sabay-sabay po tayo na umawit sa Kanya, magpasalamat sa Kanya at makinig ng salita ng Diyos. And today po, it's not about our problems, it's not about our everything po na nangyayari sa ating bansa o sa ating komunidad, but today is all about the Lord. Today is all about Jesus Christ. Kaya nawa po, ibigay po natin yung pinaka-best natin pag-uri at magsaka as we sing songs for the Lord this morning. Kaya sabay rin po kami sa pagpupuri at pagsaka sa ating mong Panginoon.
Sunday na pinagkaloob sa atin para tayo po ay makapag-aral muli ng salita ng Panginoon. Muli po, ako po si Pastor Gasha from CCC Maine. At nawa po, ang bawat isa sa atin ay handa na upang matuto mula sa salita ng Panginoon. So tuloy-tuloy po tayo sa ating tema na mga katotohanan sa likod ng paglilingkod. Kung saan yung theme verse po natin ay mula sa Colossians chapter 23 verse 24. So bago po tayo manalangin ay i-review lamang po natin saglit yung ating pong theme verse. Sabi po dito, whatever you do, do your work heartily as for the Lord and not for people, knowing that it is from the Lord that you will receive the reward of the inheritance, and it is the Lord Christ whom you serve. Ayan, kaya ngayon po muli na naman tayong tuturuan ng salita ng Panginoon patungkol sa ilang mga katotohanan na maaari natin matutunan mula sa paglilingkod. At bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Let us bow our heads and let us pray. Panginoon, marami pong salamat dahil naririto kami muli, Panginoon. At bagamat hindi kami magkakasama physically, pero salamat po, Panginoon, dahil sabay-sabay kami sa oras na ito na nag-aaral ng inyong salita, nakikinig sa inyo, Panginoon, at merong desire na maitaas kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Lord, dahil patuloy namin naranasan ng iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, sa oras na ito, dalangin namin na anuman po yung mga salita na maririnig namin mula sa inyo, Panginoon, ay magkaroon po ng magdulot sa buhay ng bawat isa sa amin ng pag-asa, ng pagtutubid, Panginoon, at gayon din ay mas maging maayos yung aming pamumuhay bilang inyong mga lingkod. Matapos po namin matutunan lahat ng mga ituturo niya sa amin ngayong buong buwan. Marami pong salamat, Panginoon, at nawa yung aming mga puso ay makita mo na nagpapakumbaba sa iyong harapan at inihahanda ang aming mga sarili upang matanggap ang iyong salita sa amin sa umaga ito. Marami pong salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. At dahil po sa theme verse natin this month patungkol po sa paglilingkod sa ating Diyos, ay nabanggit po dito na nararapat lamang na maalala natin palagi na ang paglilingkod natin ay sa Panginoon muna, ano po, higit sa kahit na kanino man tayo ay naglilingkod sa ating Diyos. Kaya napakaganda po no na sa aklat po ng Galatians, ano, ito po yung chapter 1 ng Galatians, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Pero yung key verse po natin ay matatagpuan natin sa Galatians chapter 1 verse 10, kung saan sinasabi po dito ni Pablo, meron siyang tanong ano, na ibinahagi sa bawat isa. Sabi po dito, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Sa Tagalog po, kapag binasa natin, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So napakaganda pong nitong talata na ito na ipinagkaloob sa atin sa salita ng Panginoon. Na tila ba dito sa mga talatang ito ay pinapaalala sa atin kung sa ating paglilingkod sa Diyos. Diba? Dahil dine-declare natin and we are all professing that we are all servants of Christ, talaga bang ang paglilingkod natin ay nakalulugod sa ating Panginoon? O may mga pagkakataon sa ating journey ng paglilingkod sa Diyos na imbis na ang Panginoon ang ating paglingkuran, ay nagiging mga tao sa paligid natin o even yung ating mga sarili, yung ating napaglilingkuran. Kaya po dito sa talata na to, nung makita po natin na merong dalawang choices na ibinigay. Yan, two choices of whom to serve. Sino bang pinaglilingkuran natin? Yung people or God. And dito po pagdating dun sa people, it includes ourselves. Kasi di ba po sabi dun sa talata kanina ni Pablo ay human beings or mga tao o ang Diyos. So kasama po tayo dun sa tao o people na tinutukoy dito sa mga talatang ito. So meron pong
choice kumbaga tayo sa bawat isa sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Tayo ba ay naglilingkod talaga sa Panginoon o naglilingkod tayo sa ating mga sarili at sa mga tao na nakapaligid sa atin? Ngayon po, in our Christian life, dati po, no, nung tayo ay nakakilala na hindi pa nakakilala sa Panginoon, naturally po, ay gusto natin paglingkuran yung ating mga sarili. Or gusto natin ang mga bagay na mga kalugod sa ating mga sarili. Masasatisfy natin yung ating mga sarili o yung mga tao po na nakapaligid sa atin. Because yun po ang, kumbaga, gawain natin, natural na ginagawa natin nung old life natin na hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Pero dahil sa tayo po ay followers na ni Jesus Christ at nakilala na natin ang Panginoong Jesus, then nararapat lamang po that as followers of Christ, we must serve God above all. Ano po? As professing servants of Christ, tanungin po natin yung ating mga sarili ngayong umagang ito. Simula nung nakilala na natin ang ating Panginoon at in-offer natin ang ating buhay sa ating Diyos, are we really being a God-pleasing or a people-pleasing servant? As professing servants of Christ, are we being God-pleasing or people-pleasing? Ayan. Kaya ang pamagat po na i-share ko sa bawat isa sa atin ngayon, pag-aaralan natin ngayong umaga ay from being a people-pleasing servant to being a God-pleasing servant. May kita po natin dun sa Galatians kung paano pinatunayan ni Pablo na binago siya ng Panginoon. At dahil sa binago siya ng Diyos, ay kung noon ang master niya o ang pinaglilingkuran niya ay ang kanyang sarili o ang ibang tao, pero dahil nakilala niya si Kristo, ang tanging nais lamang niya na malugod sa kanyang buhay ay ang Panginoon. So from being a people-pleasing servant to being a God-pleasing servant. Ngayon po, bago po tayo magpatuloy, alam niyo po yung term na people-pleasing o people-pleasers ay may mga pagkakataon po ay na-abuse itong salita na ito. Dahil kapag po, normally po, no, kapag po pinag-uusapan natin yung pagdating sa salitang people-pleasing, meron pong nagiging reaction na masasabi lang yung extreme yung mga tao. Pero po, extreme responses regarding sa people-pleasing. Yung una, dahil po sa ayaw nilang mabansagan na sila ay people-pleaser, yung isang extreme response po ay ayaw na nilang magbago. Now, there are people who refuse to change dahil ang defense nila sa sarili nila, hindi ako people-pleaser. Kaya kung ano yung ugali ko, eto na ako. Ano, hindi ko kailangang magbago para lang i-please yung ibang mga tao. So yun po yung isang extreme, no, na nangyayari sa bawat isa sa mga tao when it comes to the word, the term people pleasing. Yung isa naman pong extreme na nangyayari ay yung ibang tao nagiging confused about change. Kumbaga, hindi na nila alam kung paano ba dapat sila kumarap sa ibang tao, hindi na nila alam kung sino ba talaga sila, naguguluhan sila sa image na dapat nilang ipakita sa mga tao sa paligid nila dahil kahit na anong gawin nila ay hindi nila mag-please yung mga tao sa paligid nila. So these are just two of the many extremes na nangyayari kapag na-abuse natin yung salitang people pleasing. Pero kailan nga ba nagiging mali o tama ang people pleasing? Ano po? Dahil kapag tinignan po natin, isang malaking parte ng serbisyo natin sa Diyos ang pagsiserve natin sa mga tao sa paligid natin. For example po, yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kapo, nagsiserve din tayo sa kanila. And in our service to them, ay mayroong mga pagkakataon na kailangan nating gumawa ng mga bagay na maaaris, makalugod sa kanila. And the same way, in our service to those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay malaking part din ng ating serbisyo sa kanila bilang mga anak ng Diyos na makagawa ng mga bagay na malulugod sila. Nang sa ganun, ay makita nila yung Diyos na ating sinasamba. Kaya maaaring natin tanong yung ating mga sarili, kapag ba meron tayong binago sa ating pananalita
o sa ating actions para lang malugod yung mga tao sa paligid natin, nagkakasala na ba tayo because we are pleasing the people around us? Maganda pong tanong yan. At ang katotohanan na dapat po nating alalahanin ay, pleasing people is wrong when it is done through an act of displeasing God. Ano? Yung desire po natin na malugod yung mga tao when it comes to serving o sa paglilingkod natin sa kanila ay nagiging mali kapag ito ay umaabot na sa punto na gumagawa tayo ng mga bagay na hindi na nakalulugod sa Panginoon para lang malugod yung ating sarili o yung mga tao na nasa paligid natin. Pero kung tayo po ay gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa ating kapwa, na it pleases people, but at the same time, it pleases our God, then we are not sinning before the Lord. Tandaan po natin yan. Pero yung mga bagay po na tinutukoy ni Pablo, makikita natin mamaya sa ating pong mga talata, ay yung mga ginagawa natin na mali, na higit na nalulugod yung ating sarili o yung mga tao sa paligid natin kesa sa nalulugod ang ating Panginoon. Kaya ang proposition po ng salita ng Panginoon sa ating ngayong umaga ay, a true servant of Christ chooses to change from being a people-pleasing to being a God-pleasing servant. Simula po nung nakilala natin ang Panginoon, di ba? Sabi ko nga po kanina, dahil meron na po tayong new life, we are living a new life in Jesus Christ, nararapat lamang po na yung kaluguran ng Panginoon sa ating buhay na paglilingkod sa Kanya, ang mas higit nating pinagtuturan ng pansin kesa yung kaluguran ng mga tao sa paligid natin o even ng kaluguran ng ating mga sarili. Kaya ang tanong po na sasagutin ng salita ng Panginoon ngayong umaga, how can we change from being a people-pleasing to being a God-pleasing servant? Paano nga ba tayo makakapagbago? Ano po? Mula sa pagiging people-pleasing patungo sa pagiging God-pleasing servant. Nang sa ganun, makita talaga ng mga tao sa paligid natin na ang master natin ay hindi ang ating sarili o hindi ang sinuman, kundi ang nag-iisa nating master ay ang Panginoong Jesus. Kaya unang-una po, how can we change? Is by seeking for God's approval rather than humans. Ano po, kung nais natin na maging tunay na lingkod ng ating Panginoon, nararapat lamang po na yung desire natin for approval ay higit na nanggagaling mula sa Diyos kesa sa mga tao na nasa paligid natin. Basahin po natin muli yung key verse natin. Sabi po dyan ni Pablo, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Sa Tagalog po, bakit po sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Diba, sabi ni Pablo, ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Kaya po sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, kung may pagkakataon na mas ninanais na natin na makakuha ng papuri, ano, mula sa mga tao sa paligid natin kesa sa Diyos, then baka po imbis na nagiging God-pleasing servant, nagiging people-pleasing servant na tayo. Kaya po maganda na alalahanin natin that in seeking approval, ayan, mula sa pagiging pag-seek ng approval from people's recognition, dapat po nagsisik tayo ng approval mula sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Okay po? From seeking approval through people's recognition to seeking approval from God's calling. Pinapakita po niyan yung old life natin at new life. Dati, ano po, nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon, naturally po, we are people pleasing to the point of yung papuri, yung approval, yung nakakapagbigay sa atin ng sense of acceptance o praises ay galing sa mga tao na nagre-recognize sa ating mga talento, sa ating mga kakayahan, o sa ating mga iba't iba pang mga bagay na nagagawa natin or kaya natin gawin. Pero dahil binago tayo ng Panginoon and we are claiming na naglilingkod sa Diyos, then we must be God-pleasing servants na kung saan
yung calling ng Panginoon ay sapat na sa atin. Ano po, nararamdaman natin yung acceptance, yung papuri, yung dahil tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Na kumbaga, kahit na wala yung mga recognition ng mga tao sa paligid natin, sa mga ginagawa natin, ay alam natin na tinawag tayo ng Panginoon na mag-serve para sa ating pamilya, mag-serve sa ating mga katrabaho, sa ating mga classmates sa school, sa ating mga kasama sa loob ng simbahan, because we are called by God to serve. Kaya mga po, alam niyo sa verse 1 po nung Galatians, chapter 1, yung chapter po na inaaral natin ngayong umaga, napakahalaga po na nabanggit doon ni Pablo, sabi niya po doon, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Actually po, nung time na ito, si Pablo, maraming po may question sa kanya sa pagiging apostol niya. Ano po? Dahil maraming mga tao na may question sa kanya sa pagiging apostol niya, napakahalaga na dito sa sulat na to sa mga taga-Galacia, ay binanggit niya na ang kanyang pagkakahiram, ang pagkakatawag niya bilang apostol para maglingkod sa Diyos ay hindi nang galing sa tao, sa pamamagitan ng tao, kundi nang galing sa Panginoong Jesus. Kaya pinapaalala po nito sa atin na kung si Pablo nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng kanyang sa kabila ng opposition sa kanya, sa kabila ng pagko-question sa pagkatawag sa kanya ng Diyos, nararapat lamang po na tayo ding mga anak ng Panginoon ay magpatuloy sa paglilingkod ng Diyos kahit na marami tayong nararanasan na opposition sa ating paligid. Hindi lamang po nito tinutukoy yung ating mga ministry sa loob ng church, kundi pati din po yung ating buhay outside the church. Malamang sa ating pagsunod sa Diyos, sa ating pagiging firm sa pananampalataya bilang mga Kristiyano, ay nakakaranas tayo, nakakatanggap tayo ng oposisyon. Ano? Mula sa mga kasama natin sa trabaho, mula sa mga kasama natin sa mga kaklase natin, at even sa loob ng ating tahanan. Pero kahit na wala yung approval nila, nagpapatuloy nawa tayo na maglingkod sa Diyos dahil para sa atin ang tunay na lingkod ng Panginoong Hesukristo, sapat na ang approval na nanggagaling sa Panginoon. Pangalawa po, from seeking approval from His top qualities or our top qualities to seeking approval from God's grace. Ano, once again po, pinapakita dito yung ating old life to in comparison sa ating new life. Nung hindi pa po natin nakikilala ang ating Panginoon, we are naturally a people-pleasing servants of ourselves and of the people around us. Bakit po? Kasi yung approval na sinisik natin, sense of acceptance, approval na sinisik natin sa mga tao, nanggagaling dun sa qualities na meron tayo. Ano ba yung mga top qualities na meron tayo na nare-recognize ng mga tao? At every time po na nare-recognize nila, ay nagtumutulong sa atin para, kumbaga, nagpapalakas ng loob natin at nagiging motivation natin para magpatuloy sa ating mga ginagawa. So, from a people-pleasing servant na nakafocus sa ating mga qualities, ano, para ma-feel natin that we are approved for service, ngayong nakakalala na tayo sa Diyos, nararapat lamang po na yung focus natin ay nasa habag, kagandahang loob ng Panginoon. Our focus is on God's grace. Bakit po? Kasi pag binasa po natin from verses 13 to 14, ng Galatians chapter 1, sabi dito ni Pablo, shinare po niya yung kanyang sariling patotoo. Sabi po niya, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. So, dito po sa mga talatang ito, sinasabi ni Pablo, kumbaga, sinishare niya na noong hindi pa niya nakikilala ang Diyos,
hindi pa siya nakakaroon ng encounter doon sa Road of Damascus. Isa siya sa mga sikat na mga sikat sa mga Hudyo na talagang very passionate doon sa ginagawa nila na pag-persecute sa mga Christians. Diba dito po sa verse na to, malinaw na sinasabi dyan na nahigitan niya, kumbaga, yung mga ginagawa ng mga kaedad niyang Hudyo. So, pero tila ba pinapakita ko dito na si Pablo ay talagang nahigitan niya yung qualities ng mga Jews na kasing edad niya. Dahil sobrang, sabi nga po dito, di ba? Dahil ako'y panatiko, sobra siyang passionate dun sa pinaniniwalaan niya nung hindi pa niya nakikilala nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoong Jesus. So, dahil sobrang passionate niya sa pag-persecute ng mga Christians, sobrang passionate niya sa ginagawa niya, and he is top of the class, kumbaga, top yung mga qualities niya that time, ay, kumbaga, nakakapagbigay yon ng sense of, kumbaga, nakakapag-boost ng kanyang confidence para mas gawin pa yung ginagawa niya that time bilang isa sa mga Hudyo na nagpo-persecute sa mga believers noong time na yon. Pero pagdating po ng verse 15, sinabi niya na, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. So kung papansin po natin dito, nung time na na-encounter niya si Jesus Christ, ang Panginoon, sa Road of Damascus, that time, hindi siya tinawag ng Panginoon dun sa panahon na napakabait niya o meron siyang ginagawa na kaaya-aya sa panin ng Diyos. Tinawag siya ng Panginoon dun sa time na gumagawa siya ng mali sa harap ng Panginoon, pero akala niya tama dahil ito ay kumbaga approved ng mga kasama niyang Hudyo at approved din niya kumbaga sa kanyang sarili. Pakiramdam niya tama yung kanyang ginagawa. Tinawag siya ng Panginoon nung panahon na napakarami niyang kasalanan sa Panginoon. Ano po, kaya papansin po natin dito sa from being a people pleasing to a God pleasing servant. Kapag po ang pin-please natin as a servant ay yung ating mga sarili o yung mga tao sa paligid natin, yung focus natin nandun na sa ating mga sarili. Ano ba yung qualities na meron ako na makakapag-seek ng papuri ng mga tao sa paligid ko at mabuboost yung aking ego, mabuboost yung aking confidence. Pero as a God-pleasing servant, mas naroon yung chance natin na magpakumbaba sa harap ng Diyos dahil alam natin, tinawag tayo ng Panginoon hindi dahil sa napakarami nating magagandang qualities o hindi dahil sa napakarami nating nagawang mabuti sa harap ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya dahil lang sa kagandahang loob niya. Ano po, tulad ni Pablo na tinawag ng Panginoon sa kabila ng lahat ng mga masasamang ginawa niya sa mga believers at that time, tinawag siya ng Panginoon di dahil sa kanyang top qualities o dahil sa mga ginawa niya, kundi dahil ang Panginoon natin ay gracious. Ang Panginoon natin ay merciful. Yung Diyos na pinili tayong mahalin nung panahon, simula pa lamang na tayo ay makasalanan na. Ano po? That is why, as we are continuing to serve the Lord sa ministry man natin sa loob ng church o sa ministry natin outside the church, dapat po paalala, magandang paalala sa bawat isa sa atin na naglilingkod tayo sa Panginoon hindi dahil sa kahit na anong quality na meron tayo, but higit sa lahat, naglilingkod tayo sa Diyos dahil lamang sa kagandahang loob ng Panginoon. Focus on God's grace. Pangalawa po, let us strive to please God rather than people. By striving to please God rather than people. So, muli po basahin natin yung key verse. Sabi po dyan, am I trying to please people? Tanong ni Pablo. Ano po? At magandang tanong din natin sa ating mga sarili.
tayo ba, ayan, sa Tagalog po, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Ayan, nararapat lamang po na bilang mga lingkod ng Diyos ay hindi. So, paalala lang po sa bawat isa sa atin, tulad ng sinabi ko kanina, pleasing people is wrong when it is done through an act of displeasing God. So, maging paalala po sa bawat isa sa atin na yung mga efforts po natin na nakalulugod o pleasing sa mga kapwa natin ay hindi naman po masama. Basta po hindi ito maabot sa punto na sinusuway na natin ng Diyos para lamang ma-please yung mga tao sa paligid natin. At an example po kung paano nagiging mali yung people pleasing na tinutukoy dito ay kapag nagsisik na tayo ng position of glory kaysa magbigay ng glory sa Panginoon. So kung gusto po nating magbago from being a people-pleasing servant o a God-pleasing servant, nararapat lamang naman po that let us strive towards a position of glory to striving to give God the glory. Ano po? Kesa mag-effort tayo, ano po, gumawa tayo ng mga paglilingkod sa loob at labas man ng simbahan in any form ng service. Kapag gumagawa po tayo nun nang sa ganun ma-recognize ng mga tao or to put us in a position of glory, to put us in a position na talagang magiging sikat tayo sa mga tao o talagang makaka-receive tayo ng maraming praises sa mga tao, ay nagiging people-pleasing servant na po tayo, nagkakasala na tayo sa Panginoon kesa after tayo sa glory ng Lord. Kasi po sa ibang version, actually sa Good News Translation po, pag tinignan natin, yung term na ginamit po dyan ay popular with people. Baka gusto lamang po natin na, baka kaya lang tayo gumagawa ng mga paglilingkod sa Diyos dahil gusto natin yung glory kesa ibigay yung glory sa Panginoon. So from a people-pleasing servant to a God-pleasing servant, tandaan po natin, let us, baka tayo ay nagsisik na ng position sa sarili natin na para maitaas tayo kesa yung glory ay ibinibigay natin dapat sa ating Panginoon. And alam niyo po, kapag ginagawa po natin ito, if we are seeking for a position of glory, it means na meron po tayong insecurities sa hearts natin na hindi natin na-deal sa ating Panginoon. And ginagamit natin yung paglilingkod natin sa Diyos para masatisfy yung insecurities na meron tayo sa ating mga puso. Pero alam niyo po, napakaganda dahil po nung sinabi po ni Pablo sa verse 15, sabi po niya, "But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased," sabi po niya doon. Sa Tagalog, sabi po dito, "Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak. At tinawag niya ako upang maglingkod sa Kanya." No, gusto ko lang po bigyan ng emphasis yung sinabi dito na minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipinanganak. Pinapaalala po sa atin dito na nasa sinabukunan pa lamang tayo ng mga magulang natin, ano po, meron ng plano sa atin ng Diyos. Ibig kong sabihin, sa simula't simula pa lang, wala pa po tayong effort na ginagawa sa paglilingkod. Meron na agad tayong place for the place to serve in the kingdom of God. Hindi man tayo katulad ng, hindi yung ating mga paglilingkod na ginagawa ay hindi man katulad ng ibang mga tao sa paligid natin, nakikita natin ng mga kapatid natin sa Panginoon, but we have our own place in the kingdom of God to serve God. Dahil meron na agad plano ang Diyos sa atin simula ng hindi pa tayo ipinapanganak. Kaya hindi po tayo dapat gumawa ng mga efforts para lang magkaroon tayo ng position wherein we can seek glory or receive glory from the people po na nasa paligid natin. Because we already have a position in the kingdom of God. At yung glory, yung kaluluran lamang po, ay dapat na nasa Panginoon lamang. Ano po, ang Panginoon lamang po yung nakaka-receive ng kaluluran. Okay po. Ayan po, at
Pangalawa po, from being easily swayed by outside influences to standing firm through the gospel. So kung gusto po natin na maging God-pleasing servant, nararapat lamang po na maging student tayo of the Word of God. Kaya di ba po paulit-ulit sa ating sinasabi araw-gabi, let us meditate on the Word of God. Nang sa ganun, ano po, hindi tayo masway agad ng mga influences na nakikita po natin sa paligid natin. Sa verse 6 po, mapapansin po natin dito si Pablo, sabi niya dun sa ibang mga taga-Galacia, kasi this time po, meron silang narinig na false preaching, at dahil dun sa false preaching na narinig nila, ay nabaliwala yung gospel ng Panginoon, Jesus. Sabi po ni Pablo sa kanila, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tinawag, na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo, at kayo'y bumaling agad sa ibang balita. No, nakakalungkot po, ano? So, pinapakita po dito that if we are a people-pleasing servant, ano po, madali tayong masway ng mga outside influences. Kung, for example po, merong sinasabi ang salita ng Panginoon na ayaw natin tanggapin o ayaw natin sundin. Wala man tayong naririnig na false preacher, pero mas magfo-focus tayo sa influence na nakikita natin sa paligid natin kesa sa sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya dahil sa nagiging, from that point na po na nagiging careless tayo dahil hindi natin napangangalagaan yung pagiging estudyante ng salita ng Panginoon, ay mas lalo po tayong nagiging vulnerable sa mga influences na ating nararanasan everyday. Kaya hindi po natin napapansin na mas lalo po tayong napapalayo sa Diyos. But if we are a God-pleasing servant, ang focus lamang po natin ay nasa ating Panginoon. Dahil naglilingkod tayo sa Diyos, yung gospel niya ang ating pagtutuunan ng pansin. At dahil dun, hindi tayo basta-basta na lamang madadala ng mga opinion ng ibang tao. O even po ng mga maling itinuturo, mga maling katuruan ng ibang tao, o mga maling katuruan na napapanood natin, nababasa natin sa araw-araw. Kaya po mahalaga, ano po, are we a people-pleasing servant, no, that na hanggang ngayon easily swayed by outside influences, o ngayon po lalo na na-quarantine at mas marami tayong oras na mag-aral ng salita ng Panginoon, ay mas natututunan natin na maging firm, to stand firm through the gospel. Pangatlo po, from changing for people to changing for God. Ang isang lingkod ng Panginoon ay nagbabago para sa Diyos, hindi para sa tao. Tandaan po natin, lahat po tayong lingkod ng Diyos ay maraming pagkakamali. Ano po, I hope po sa inyong mga tahanan na nakikinig ngayong umaga, merong nag-amen, ano po, or merong nag-agree doon. Lahat po tayo na naglilingkod sa Diyos, marami po tayong pagkakamali. Kahit po sa salita ng Panginoon, yung mga nagsuserve sa Diyos, pag nabasa natin sa Bible, for us, they are heroes, kumbaga. Ano po, minsan nababanggit natin na sila ay mga heroes, pero even sila ay mayroong pagkakamali. Lahat po na tayong lingkod ng Diyos ay mayroong mga pagkakamali. Pero ang pinakaiba lamang po, if we are a people-pleasing servant, ang maaari pong mangyari, magbabago tayo para ma-please yung ating mga sarili, o hindi tayo magbabago para ma-please yung ating mga sarili. O kaya naman, magbabago tayo o hindi para ma-please yung mga tao sa paligid natin. Pero dahil sa servant tayo ng Panginoon, we must change. Kahit na ilang beses na tayong nagkakamali, magpatuloy tayo sa pagbabago para sa ating Diyos. Di ba po, sabi ni Pablo, sa verses 22 to 24, hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dating sinikap niyang wasakin. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Dito po makikita natin yung fruit, ano po, nung change ni Pablo.
ano po, tinawag siya ng Panginoon at mula sa tawag ng Diyos, nag-respond siya at binago ang kanyang buhay hanggang sa nabalitaan ng mga tao na nakakakilala sa kanya before kung ano na yung ginagawa niya. Ano po, at ang end result, nagpuri sila sa Diyos. Yung glory na punta sa Panginoon sa pamamagitan niya. Nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Kaya tayo po bilang mga anak ng Panginoon, hindi po tayo perfecto, napakarami po nating pagkakamali. But let us own those mistakes and move forward and change for the Lord. Huwag po tayong sumuko, huwag po tayong mag-give up. Kahit na napakarami nating mga pagkakamali, ayos lang po yan, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pleasing God, not the people. Na pleasing God above the people around us. Pleasing God above even ourselves. Ano po, dahil merong magandang testimony na naghihintay sa atin, ano, after po nating magbago. Ano po, at yung testimony na yun, siguradong magdudulot ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Kaya po, let us continue to strive towards pleasing God na above all men. Ano po, by changing for the Lord, not for men. At huli-huli po, dito na po ako magtatapos, by serving as a slave for Christ rather than people. Sa Tagalog po, kanina kung maalala niyo po yung Tagalog sa verse, nung key verse po natin, Galatians chapter 1 verse 10, ang ginamit po ng salita doon ay alipin. Pero gusto ko lamang pong ipakita sa bawat isa sa atin na dun po sa NASB version ng key verse po natin, ang ginamit po ng salita ay bond servant of Christ. Basahin po natin muli, sabi doon, "For am I now seeking the favor of people or of God? Or am I striving to please people? If I were still trying to please people, I would not be a bond servant of Christ." Ito po yung term na ginamit. And alam niyo po ba yung bond servant nung unang panahon, ano po, actually sa New Testament po, pag pinag-aralan natin yung salitang bond servant, napakarami pong use ng salita na yun. But mostly, in the New Testament, it mostly refers to a slave or a person in a permanent role of service. So kapag bond servant ka, ikaw ay isang alipin for life. Ano po, at that time po, minsan kapag there were times na kapag sinabing bond servant ka, alipin ka na kumbaga walang sweldo. Hindi ka sinusweldohan and alipin ka for life. So this time po, nung every time na binabanggit itong salitang ito sa Bible ng mga apostles, sina Peter, James, Paul, pag every time na sinasabi nila na sila ay bond servant of Jesus Christ or alipin ng Panginoon, ibig po nilang sabihin, pinalaya sila ng Diyos sa kasalanan. No, malaya sila, hindi na sila alipin ng kasalanan, pero alipin sila ng Panginoong Jesus. That is why, as a bond servant of Jesus Christ, their service to God is not something they could consider living. Kaya kahit na yung si Pablo, for example, kung ilang beses na siyang na-oppose, na-kulong, ano po, napakarami niyang mga hindi magandang karanasan sa pagsaserve niya sa Panginoon, and yet, hindi niya kayang iwan ang paglilingkod niya sa Diyos because he proclaims that he is a bond servant. Mula sa pagpapalaya ng Diyos sa kanya, sa pagiging alipin sa kasalanan, siya na ay alipin ng Panginoong Jesus. That is why from having multiple masters to having Jesus Christ as his only master. No, hindi na siya master ng kanyang sarili, hindi rin niya master yung mga tao sa paligid niya, kundi ang nag-iisang master niya ay ang Panginoon. Kaya po tayo rin, ano po, tandaan po natin na kapag sinasabi natin that we are serving Christ, ibig pong sabihin, ang master natin ay si Lord lang. Kaya po we cannot serve God only whenever, wherever, however we want to serve Him. Dapat dahil ang nalulugod po dapat ay ang ating Panginoon, hindi tayo, hindi yung ating mga sarili.
Kaya po, hindi po nararapat na kung kailan lang natin gustong maglingkod sa Diyos, kung kailan lang natin gustong gumawa ng tama sa harap ng Panginoon, doon lang natin gusto. Ano po, tandaan po natin, service is one of the Christian spiritual disciplines na meron tayo. Ano po, spiritual discipline, tulad po nung na-share ko nung nakaraan, yung prayer, pag-meditate ng salita ng Panginoon, those are spiritual disciplines, and kasama din po yung paglilingkod sa Diyos, yung service sa Panginoon, na hindi natin po pwedeng gawin lang kapag, kung kailan natin feel. Ano po, dahil meron tayong master, and that is our master who is Jesus Christ. At huling-huli, ito na po, dito na po ako magtatapos. From being loyal to people, sa God, as a people-pleasing servant, to having commitment to Jesus Christ. Nawa po katulad ni Pablo, na katulad ng mga apostol ng Panginoon, na hindi nila makayang iwan yung paglilingkod nila sa Diyos. Hindi nila kayang tumalikod sa Panginoon, ganaman kahirap yung kanilang nararanasan, nawa ganun din tayo. Ano, yung mga apostol po sina Pablo, hanggang kamatayan, hindi nila iniwan ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Nawa tayo rin po, hanggang kamatayan, ay andun yung commitment natin sa Lord. Above our loyalty sa mga tao sa paligid natin, nawa po nandun yung commitment natin sa Panginoon. May all of us be bond servants of Jesus Christ. Ano po? May we be a bond servant of Jesus Christ in all aspects of our lives. Sa church man, sa loob man ng simbahan, nawa, o sa labas naman ng simbahan, nawa po lahat tayo naglilingkod tulad ng isang alipin ni Kristo. Because tandaan po natin, a true servant of Christ chooses to change from being a people-pleasing to being a God-pleasing servant. At in conclusion po, let us review lamang po, ano, a true servant of Christ pleases God by seeking God's approval rather than humans, by striving to please God rather than people, and by serving as a slave for Christ alone, hindi sa ating sarili, hindi sa kanino man, kundi serving ang Panginoong Jesus naman. Kaya, nawa po, bawat isa sa atin, habang naglilingkod tayo sa Diyos, patuloy po yung pagbabago natin mula sa pagiging people-pleasing to being a God-pleasing servant. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa salita ninyo ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Bagamat itong narinig po namin ngayong umagang ito ay hindi ganun ka komportable sa aming mga tenga o Diyos, at maaring maraming pagkakataon na habang nakikinig kami, Lord, ay andun yung rebuke nyo sa amin o yung pagtutuwid nyo sa amin. Panginoon, nagpapasalamat pa rin kami sa inyo pong salita. Lord, salamat dahil yung salita nyo ay patuloy na nagtuturo sa amin, nagbabago sa amin, nagtutuwid sa amin, lalo na sa mga pagkakataon na kami ay nagkakamali. Kaya nawa, Panginoon, lahat kami na nakinig ngayon, Lord, tulungan nyo kami na maalala ito lahat. At nang sa ganun, Panginoon, yung way ng paglilingkod namin sa inyo ay ma-improve namin. That from pleasing the people around us, we will be more focused on pleasing you, Lord. Thank you so much, Father, at patuloy ka pong maitaas sa aming mga buhay. Sa dakilang pangalan ni Jesus, amen. Maraming salamat, Pastora Gracia, sa isang malaman at napapanahon na mensahe ng Panginoon na iyong inihatid sa bawat isa sa amin. Minsan papagpalain po kayo ng ating Diyos. At mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong tithes and offering, gaya po ng lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa, tayo po ay nagbibigay sa Panginoon mula sa pusong nagpapasalamat, taimtim na nagpupuri sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Dahil ang pagbibigay ng may kagalakan, ito po ay pagkilala sa katapatan ng ating Diyos. Kahit dumampo tayo sa krisis, ang Diyos po ay hindi naging pabaya at hindi po nagkulang sa atin. Kaya minsan pa, samahan ninyo kong manalangin at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Amin Diyos, salamat po sa
umaga pong ito na meron po kaming pagkakataong makapagbigay sa iyo. Lord, i-bless mo lahat ng tapat na nagbibigay sa iyo at ang magbibigay sa sandaling ito. Dalangin ko, Panginoon, na ang aming mga puso ay matagpuan mo nagbibigay ng may kagalakan. At dalangin ko, Panginoon Diyos, patuloy kaming umasa sa iyo sapagkat alam po namin na ikaw ang siyang pinagmumulan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya Lord, i-bless niyo po ang aming tithes and offering sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pong mga announcements, gaya po ng lagi po nating pinapaalala sa bawat isa, tayo po ay naglalaan ng isang sandali, 8:19 p.m. or 8:19 a.m. o basta isang saglit sa loob ng isang araw para ipanalangin po natin yung kalagayan ng ating mundo dahil dumadanas nga po tayo ngayon ng krisis, bunga ng pandemya. At kasabay po nito, yung ating pong Wednesday prayer meeting, yung physical gathering po natin ay open na po sa main church at kung available po kayo, pwede po kayong pumunta ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. Kung hindi naman po, samahan niyo po kami sa inyong mga tahanan upang magsama-sama po tayo sa isang oras na pananalanginan. At ang ipapanalangin po pala natin pamilya sa linggo pong ito ay ang Evangelista Family, Galiebo Family, Gampon Family, Ganapin Family at Guevara Family. At huwag niyo pong kakalimutan, ngayong araw po na ito ang ating election ng mga bagong deacons na magiging kapuwang sa loob ng 2 taon ng mga pastor at kasama ang mga elders na din. At antayin po ninyo, after po ng online service natin, around 10 a.m. po ay isisend na po sa inyo ang ating pong online election or yung ating Google Form. Dalangin natin sa Panginoon na yung ating pagboto ay talagang nagmula sa isang puso na siniyasat ang kalooban ng ating Diyos. Kaya antayin po ninyo yung Google Form at doon po kayo sasagot. No? At sa physical gathering naman po ay kung ano yung nakaugalian natin na pagboto, paraan ng eleksyon ay ganun pa rin po yung gagawin natin sa physical gathering po natin. At ngayon pong araw na ito yan, hanggang 6 p.m. po, tatanggap po kami ng mga buboto para lamang po sa online election. At dalangin natin sa Panginoon Diyos na bumuti pa lalo yung kalagayan ng ating bansa. Bagamat alam po natin nandito pa rin ang COVID, ang pag-pray natin sa Panginoon Diyos na mas maging madisiplina tayo at mas umasa sa Panginoon Diyos. At dalangin po natin sa Panginoon Diyos na sama-sama nating mapagtagumpayan ang krisis na ito. At tayo pong magkakapatid sa Panginoon Diyos ay patuloy din na magpanalanginan sa isa't isa, magpaalalahanan at nawa makahanap tayo ng pagkakataon para makapagsama-sama kahit hindi man sa physical gathering, no, kundi sa online gathering natin, no, sa Zoom or Messenger or ano man yung makikreate nating fellowship sa mga darating na panahon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa natapos na panambahan ngayong umaga. Dalain ko, Panginoon, sa iyo na i-bless mo ang lahat ng aking mga kapatid sa Panginoon. Maging yung mga kaibigan po namin na nakasama namin o nakapanood ng panambahang ito, pagpalain niyo po sila. At nawa, Panginoon, ay sumaamin ang iyong basbas. Ibuhos mo masagana mong biyaya at mayamang pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Minsan pa, God bless us all at stay safe po sa bawat isa.